Hinaplos ni Glenn ang tiyan at itinulak palayo sa kanya ang tray ng mangga. Katatapos niya lang maghapunan at busog na busog siya, pero naglalaway na naman siya sa sinjo mango. Halos yun na lang ang kinakain niya sa agahan, tanghalian at kahit sa hapunan sa loob ng isang linggo. Marami pa roon sa bodega at binigyan niya ang kanyang mga magulang. Nagbigay rin siya ng tig-iisang karton sa mga tauhan ng asawa. Sinjo again? You've been eating that in a week. Angal ni Vladimir na kausap niya sa FaceTime pagdating niya galing ng munisipyo. Ipinakita niya rito ang mangga na nasa tray sa kanyang harapan. Have you talked to your nutritionist? Tanong nito. Kagagaling niya lang rito. Hindi naman niya sinabing bawal akong kumain itong mangga. Inirapan niya ang asawa. Saka binili mo ang mga ito para sa akin. Sayang naman kung hindi ko kainin. Oo na, hindi ako mananalo sa'yo. Let me see your tummy. Ha? Ayoko nga. Mariin niyang tanggi. Hindi pa ako nakakapaglinis ng pusod ko. Marumi. Sumimangot siya. Should I be thinking more about your little dirty bottom than your health and the baby inside you? Show me your tummy, now. I'll be frustrated if you won't. Pananakot nito. And be sure no one else is around, he reminded. Tiningnan muna niya ang pusod at kagat labing nililis ang suot na blouse pa itaas. Itinapat niya ang kamera ng cellphone sa kanyang tiyan na nakausli. Tuwing nag-uusap sila ng ganito, hindi pwedeng hindi nito masilip ang kanyang tiyan. Alam niyang inaalala lang nito ang kalusugan niya at ang bata, pero dahil sa mga ginagawa nito ay lalo siyang nahuhulog sa asawa. Paano si Stimbad? Ayaw mo makita? Biro niyang nakangisi matapos ibaba muli ang damit. No, I'll be in trouble if I'll try. Still 2 days before I can be with you. It would be torture. His jaw clenched but he gave her a dashing smile. Si Zav. Tumayo siya at nilapitan ang kuna. Iniumang niya kay Zav ang kamera habang mahimbing na natutulog ang sanggol. Nagpunta nga palang abogado ng Tansyon Realty roon sa munisipyo kanina. Pag-aaralan daw muli ng kumpanya kung itutuloy pa ang proyekto ng golf course roon sa Baco. May ginawa ka ba? Pakiramdam ko kasi hindi na nila itutuloy ang pagbili sa mga lupain. Bumalik siya sa couch at naupo. I didn't do anything. I haven't even talked to any of the company's representative. May kapilyuhang kumislap sa sulok ng mga mata nito. Hindi na lamang siya nangulit. Alam niyang may ginawa ang asawa. Pero gusto nitong isipin niyang nagtagumpay siya sa layunin niya sa sariling pagsisikap, kaya palihim itong kumikilos. May appointment siya sa kanyang doktor kinabukasan, kaya sa tanghali na siya pumasok ng munisipyo. Sinalubong siya ni Narika at ng iilan sa mga kaopisina niya. Kung ano-anong masasayang kwento ang pambungad ng mga ito sa kanya. Hindi pa rin siya sanay sa pakikitungo na natatanggap at naiilang dahil lahat yata ng empleyado ay bumait bigla sa kanya. Kalat na kalat kasi ang tungkol sa pagpapakasal niya kay Engineer Vladimir Andromeda. Glenn, nasa labas ang driver mo. Importante raw ang sasabihin. Pinapapasok ko pero ayaw niya. Abiso ni Rika sa kanya habang subsob siya sa paggawa ng case study sa bagong dating ng mga bata sa drop-in center nila. Thanks Rika. Umahon siya sa kanyang upuan at lumabas ng MSWD office. Elmer? Ma'am, tumawag po si Aling Teresa. May dumating daw doon sa bahay para kunin si Zav. Kabadong balita ng binata. Saglit siyang hindi nakahuma. Hindi kaya ang tunay na magulang ni Zav? Baka magaling na mula sa depresyon ang tunay na ina ng bata. Dali-dali siyang bumalik sa loob ng opisina at nagpaalam sa kanyang department head. May nangyari ba? Tanong ni Rika na lumapit nang mapansin ang pagmamadali niyang kunin ang kanyang bag. May emergency lang. Pwede bang ikaw na ang mag-shutdown itong computer ko? Pakiusap niya sa kaibigan. Sige, ako na ang bahala riyan. Ingat ka. Salamat Rika. Habang palabas ay pinilipit niya ang nanginginig ng mga daliri. Sa batas ay anak niya si Zav. Alam niya ang kanyang mga karapatan
ayon sa nakasaad sa ilalim ng adoption papers na kinatigan ng abogado at ng hukuman. Pero may laban ba talaga siya kung ang tunay ng mga magulang ng bata ang maghahabol para bawiin ito? Lalo na kung ang dahilan ng pagkakawalay ng mag-ina ay may kinalaman sa kalusugan. Confirmed? Tiimbagang natanong ni Vladimir kay Rajiv matapos basahin ang email at ibang supporting documents na nagtuturo kung sinong tunay na ina ni Sav. Kahit wala na siyang balak na isailalim pa sa DNA test ang batay, inutusan niya si Rajiv na ituloy ang paghahanap sa ina ng sanggol. 90%, sagot ng kapatid. Saharitan of Tanshan Realty is Sav's mother. She brought Sav from China and there were records of her pregnancy as well as traces after she gave birth to the baby in one of the hospitals there. Anong motibo ng babaeng yun para ibigay kay Glenn ang bata at sabihin siya ang ama? Raj, continue investigating. Need to go down into the bottom of this. Utos niyang binalingan ang tumutunog na cellphone. Si Glenn ang tumawag. Steam bud? Tiniklop niya ang laptop. May mga dumating sa bahay. Kukunin daw si Sav. Umuwi ka muna. Her voice is rugged and trembling. He stood up from his swivel chair, put some documents inside his case and secure his laptop. Be there shortly. Calm down. No need to get panic. Sav isn't going anywhere. He assured her and went out of his office. Relax, Glenn. Don't do anything reckless. Isipin mo ang anak natin. He repeatedly reminded. Okay, pauwi ka na ba? Tango niya. Engineer, sir. Hinabol siya ng sekretary niyang si Denzel. Saan po kayo pupunta? May meeting po kayo mamayang 4 o'clock. Paalala nito. Lintik. Nawala na sa isip niya. Get Amber to take over or reschedule the meeting and notify me. Bili niya at pumasok sa loob ng elevator paakyat sa rooftop kung saan naghihintay ang helicopter. Samantala, Glenn sighed in a relief when Vladimir's huge frame filled the doorway. Natuon dito lahat ng paningin ng mga nasa sala. May sinasabi ito kay Lito na nakabuntot dito habang bitbit ang ilan sa mga mahalaga nitong gamit. Hinubad nito ang jacket at binuksan ang unang tatlong butones ng suot na itim na long sleeves. Pinigil niya ang sariling tumakbo patungo sa asawa. Tumayo ang mga bisita nilang kinabibilangan ni Zahari Tan, ang umakong tunay na ina ni Sav, abogado nitong si Attorney Carmona Del Mar at ang iraya mangyan na si Idna, ang nagdala kay Sav sa kanya. Si Sav, tanong ni Vladimir at hinagkan siya sa noo. Naroon kay Aling Teresa sa kwarto. Yumakap siya sa asawa. Tumango ito at bumaling sa mga bisita. Attorney Del Mar, Miss Tan, I was not informed about this sudden visit. Shall we proceed to the study room? He motioned the study room for a closed door discussion. Nakakapit siya sa bisig ng lalaki habang papunta sila sa silid na tinutukoy nito. Sumunod sa kanila ang mga panauhin. Kanina pa niya pilit kinalkal sa utak kung saan niya nakita si Zahari Tan. Ngayon ay bigla niyang naalala na naroon ang babae sa anibersaryo ng pagkamatay ni Redin Andromeda. Kasama ito sa mga nag-aasikaso sa venue. May mga tanong na namuos sa kanyang isip. Kung ito ang tunay na ina ni Sav at si Vladimir ang ama ng bata, ibig sabihin nagkaroon ng ugnayan ang dalawa noon. Naging girlfriend ba ng asawa niya ang babaeng ito dati? Niminsan ay hindi siya nagtanong sa mga nakaraang relasyon ng asawa niya. Walang dahilan para gawing issue ang revelasyong nalaman niya ngayon. Pero sana, hindi pagmumula ng gusot sa pagsasama nila ni Vladimir ang paglitaw ng katotohanan. Naupo silang magkakaharap sa magkabukod na couches sa loob ng study room. Vladimir held her hand, laced their fingers and rested them on his thigh.
Napansin agad niya ang lambong sa mukha ni Zahari habang nakatingin sa magkasalikop nilang mga kamay ng asawa niya. "So, what favor do I owe you for this visit?" Binuksan ni Vladimir ang usapan. Tumikim si Attorney Delmar. "Paumanhin, Engineer, kung biglaan ang pagpunta namin. Nandito kami para kay Sav." Saglit nitong sinulyapan si Zahari Tan. "Tama si Attorney, Vlad. Nandito kami para sa anak ko, na anak mo rin. Xavier is our son." May diin sa bawat salita ng babae. "Biologically and by the law, I recognized him as my son, Miss Tan. We've been working the adoption papers last month and the court approved it. Under the existing conditions therein was that it says the child's mother is Glenn, my wife." Tumingin sa kanyang asawa at tumango siya kasabay ang tipid ng ngiti. "No! Kalukuhan yan! Ako ang tunay na ina ng bata!" Galit na singhal ni Zahari. Inawat ito ni Attorney Delmar at pinakakalma, habang humihigpit naman ang kapit niya sa kamay ni Vladimir. "After I gave birth, I suffered postpartum depression. I can tell my parents about the baby because I was worried that they might be frustrated. Dahil sa depression ko, hindi ko siya kayang alagaan. Kaya ipinagkatiwala ko muna siya kay Edna. Pero nagkasakit si Edna at nalaman ko na lang na dinala niya muna ang bata sa kakilala niyang social worker. Naluluhang kwento ng babae at nanlilisik ang mga matang bumaling sa kanya. Hindi ko akalaing aangkinin mong iyo ang anak ko at gagamitin mo para sa iyong mga plano. Anak ko si Sav, hindi mo siya pag-aari." Nanigas siya at saglit na natulala. Tumingin siya sa asawa na blanco na ngayon ang ekspresyon maliban sa nakaigting ng mga panga. Patunay na hindi nito nagustuhan ang narinig. "Naniniwala ba ito kay Zahari?" Kahit nagsisinungaling siya sa unang pagtatagpo nila, pero ang pagdating ni Sav sa buhay niya ay taliwa sa paratang sa kanya ng babae. "Nang lumapit sa akin si Edna, sinabi niyang hindi na kayang alagaan si Sav ng tunay nitong ina. Kaya naghahanap siya ng pwedeng umampun sa bata." Paliwanag niya para ipagtanggol ang sarili. "She was not addressing their guest, but her husband." "Hindi po totoo yan," salo ni Edna. "Ang sabi ko lang ay pansamantala kong iiwan sa iyo ang bata dahil may karamdaman ang kanyang ina." Nagpanting ang tainga niya at bumulusok paakyat sa kanyang ulo ang dugo niyang nag-aalboroto. "Ikaw ang nagsabi sa akin na lapitan ko si Vladimir at sabihin na siya ang ama ng bata. Ikaw ang nagbigay sa akin ng ideya para..." Nahinto siya at nagpa siyang huwag nang ituloy ang kanyang pakikipagtalo. Kung magsasalita pa siya, ay lalo labang siyang madidiin. Wala siyang ebidensya. Walang witness. Pwede siyang akusahan ng mga ito ng kahit ano. Natilihan siya nang bitawan ni Vladimir ang kanyang kamay. Nanghihinang dinalay niya yon sa kanyang kandungan at mariing pinilipit. Kaba at galit ang sumalanta sa kanya mula sa loob. Umusod siya palayo sa asawa, pero kinabig siya nito at isinandal sa matigas nitong dibdib. Doon na siya napahikbi, habang naniningkit sa puot ang mga mata ni Zahari na nakatitig sa kanya. "Hindi ko na itatanong kung paano ko naging anak si Sav. Perhaps it was something that I should have known. Since the last time I checked, I never had an affair with anyone, much less with you, Miss Tan, other than being part of the aligned negotiations intended for me." Malamig nitong pahayag. "Nasa hospital ka at naka-confined nang may nangyari sa atin at si Sav ang naging bunga. But that doesn't prove anything. It's hard for me to comply with your story when you're the only one who knew what was happened between us." "Kung nagdududa ka pa rin, ipapadiin itest natin ang bata." Deklarasyon ni Zahari
na hindi mapakali sa upuan nito. Marahil sa pagnanais na makumbinsi si Vladimir na paniwalaan ang mga ibinunyag nito kasama na ang pag-aakusa sa kanya. Provided that Zav will undergo the DNA testing, what difference would it make? Ibinigay na siya sa amin ng korte, sa amin ng asawa ko. Argumento ng lalaki. Ginamit ng babaeng yan ang anak natin para sa pansarili niyang kapakanan. Ninakaw niya ang anak ko. I will sue her in court. I will press charges against her. Gigil na atungal ni Zahari nang mabigo itong kamtin ang sagot na nais marinig mula kay Vladimir. Gagawin namin yan, engineer. May mga katibayan kaming magpapatunay na kinakasangkapan ng asawa mo ang bata para makuha niya ang kanyang gusto. Segunda ni Attorney Delmar. Babawiin ko ang anak ko. At ikaw, oportunista ka, Zahari Tan. Napaigtad silang lahat nang bumagsak ang mabagsik na sigaw ni Vladimir. You are talking to my wife. My wife and none other. So think before you speak. Hindi naging mapayapa ang kinahahantungan ng pag-uusap na yun. Umalis ang grupo ni na Zahari na nag-iiwan ng bantang ipakukulong siya. She was not afraid. What scares her is pointing out the issue any further. Wala siyang karapatang kundinahin ang ginagawa ngayon ni Zahari dahil magkatulad lang naman sila. Magkaiba man ang layunin, pero parehas na hindi sa legal na paraan ang pagkamit nila ng kanilang mga hinahangad kay Vladimir. Hindi naman niya ipagdadamot si Zav, pero alam niyang hindi lang ang bata ang gustong kunin ni Zahari, kundi pati na ang asawa niya. Kumislot siya at nalukot ang mukha. Kanina pa niya tiniis ang pamimitig ng kanyang mga hita at ang pabara-barang sakit ng kanyang puson. Vlad! Napasigaw siya dahil sa sunod-sunod na paghilab. Napaiyak na siya. Hindi pwede. Huwag namang maging kabayaran sa kasalanan niya ang anak nila ni Vladimir. Huwag anak, dyan ka lang sa loob please. Huwag kang bibitaw. Iyak niyang saklot ang puson at namaluktot sa couch.